Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tiniyak ni US President Joe Biden na hindi mauuwi sa recession ang debt crisis sa kanilang bansa. Sinabi ito ni Biden matapos mag-recess ang session ng US Congress nang hindi na ipapasa ang panukalang magpataw ng borrowing limits. Binigyang diin ni Biden na hindi mangyayari ang credit default na pinangangambahan ng marami dahil magdudulot ito ng pagkaubos sa pondo ng gobyerno na maaring magresulta sa recession. Tiwala si Biden na maipapasa ang panukala kasunod ng pakikipag-usap niya kay Republican Speaker Kevin McCarthy. Ang US Congress ay nasa 10-day break para sa Memorial Day celebration at magbabalik ang sesyon sa June 4. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suporta sa Union ASEAN Business Council at European Economic Community sa pagpapanumbalik ng Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at mga bansang miyembro ng European Union. Ayon sa Pangulo, ang kasunduan ay isang win-win strategy para sa magkabilang panig at malaki ang magiging benepisyo sa ekonomiya nito. Dagdag ng Pangulo sa naturang grupo na tulungan ng Pilipinas at magsilbing tulay at boses upang aprobahan ang panukala. Ang diskusyon o pag-uusap para sa Free Trade Agreement ay nabuksan mula pa noong 2013 hanggang 2015 at noong Marso ng kasalukuyang taon pero wala pa rin nabubuong kasunduan ang magkabilang panig. Voluntaryong nagbaba ng armas at sumuko sa militar ang 8 miyembro ng Abu Sayyaf Group o ASG sa Barangay Tandu, Bato, Luok, Sulu. Isinuko rin ng mga ito ang kanilang armas na kinabibilangan ng 5 Garand Rifles at nanumpa ng katapatan sa pamahalaan kasabay ng pangako na susuportahan ng kapayapaan sa kanilang lugar. Pinagkalooban naman ng paunang tulong ang mga sumuko mula sa lokal na pamahalaan at Provincial Task Force in Ending Local Armed Conflict o PTF-ELAC. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Music.